hand, shape, policy, practice, social distance. The closest you can get to the hits. 94.3 Hawaiian Radio. The first and only radio station that has three stars and a sun. Red, white, blue, Kabayan, 94.3 FM. Kabayan Radio 94.3. That last track was Bone Thugs and Harmony with Crossroads. It is now 5:09 on the clock, and it is now time for us to have another very informative discussion. Usapang OFW. We're going to talk about financial management, and today I am joined by Attorney Daisy Garcia Tingzon and Sir Ray Balita. They are from Pinoy Wise, Worldwide Initiative for Investment, Savings, and Entrepreneurship. And we're talking about, ayun nga, financial management ngayong hapon, yung spending habits, income management, family issues and concerns even. It's basically all about finance and investment. So, mga kabayan, thank you for tuning in to Kabayan Radio. You can also watch us live sa ating website, www.kabayanfm.com, and sa ating Facebook page. We are at Kabayan 943. So, magandang hapon po, Attorney Daisy and Sir Ray. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ayan, good afternoon po. Kumusta po? Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon, DJ Trish. Ayan. At magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay ng Kabayan 94.3. Wow, thank you. Thank you so much po. Kumusta po? Oo nga po eh. Ganda ng boses ni Sir Ray. So, I hope you're well and safe naman po. So, first of all, since galing po kayong Pinoy Wise, yung Worldwide Initiative for Investment, Savings, and Entrepreneurship, what is Pinoy Wise all about po ba? Actually, the Pinoy Wise, which is actually organized here in Qatar as one of the international chapters in 2012, was actually used to be a financial education program of ATICA. ATICA, Overseas Workers and Communities Initiatives Incorporated, which was actually a non-stop government entity or organization or corporation which is actually registered sa SEC. Sa SEC, yes. In 1996. So, parang iyon ang pinag-umpisahan. These were the members of which were actually migrant or more workers also, those coming, returning to the Philippines, at saka yung families of OFWs. Mm-hmm. So they had this financial education program, then naging ano na talaga siya, naging Pinoy Wise talaga siya. Mm-hmm. And this they created another non-stock corporation. And this Pinoy Wise Tris ay worldwide, meaning not only in Qatar, but also we have been Singapore, Italy, Hong Kong, UAE. Yeah. Kaya so, worldwide. Opo, worldwide nga. So, for OFWs. Yes, this intended for office Filipino workers. Yeah. Mm-hmm. Okay po. So, moving on, some people po may be thinking, since ngayon nga, we're in the middle of a crisis, baka iniisip nila, wala naman akong pera. I don't have money, I don't have savings. Why do we need to talk about money, savings, finances, and financial management? Well, if we don't have money, that's the time we think of how we can have money, no? Yes. We earn. So, here in specifically here in Doha, mm-hmm. when we were working from home, no, medyo mayroon din naman tayong savings kasi nga walang transportation expense. Mm-hmm. So, yun. And then people tend to have some income from, you know, online business. Opo, yung mga small businesses ang uso ngayon. Ano, yes. So we there were so many things or activities which actually income generating activities that were resorted to by us, mm-hmm. because nga mas malaki ang time natin sa bahay. Okay, so okay lang, hindi man yun talaga totally wala, unless talaga na displace ka or mm-hmm. you know, or na terminate ka or what, yun lang naman problema. But then while working from home, we can have, you know, because we have flexibility on how to, you know, manage our official tasks, mm-hmm. no? So wala lang. Filipinos are really resilient, no? So, yes, and madiskarte po mga Pilipino. Yes, that's true. So, wala. Anything naman okay lang sa ating Pilipino. Oh, maraket, gano'n. ang isa pa rin mahalagang nakita namin is because OFWs are earning a lot of money, mm-hmm. so to speak, compared to working in the Philippines. Mm-hmm. So,
obviously Filipinos should manage well their money, mm-hmm. Their income, kasi baka mamaya pagdating ng bagyo na katulad meron ngayon, opo, baka wala tayong mabunot sa bulsa. So before this pandemic, should we say, ay amin na namin itinuturo at mga OFW to undergo training regarding financial management through our Pinoy Wise. Mm. Yeah. Okay po. So, before we dig deeper into those, what spending habits po ba are a trend or are most common when it comes to OFWs? Like, do you see anything wrong with these? Well, survey and statistics show that really, the savings, savings percentage of Filipinos are below the ideal or standard, no? Actually, itong ang spending habits, lalo na of OFs or officers Filipino, ayun ko yung workers, no? Overseas Filipino. So, OFs. OFs po ang itatawag natin. And families, uh-huh. OFs are basically yung isa doon is yung pag umuwi ka, yung balikbayan box. Opo. This mentality na maaga pa lang talagang pinupuno natin yan. Hindi natin alam na sobrang mahal na pala, gastos na pala yung pagdating sa Pilipinas, ipapamigay mo na lang kung kanino. Hindi naman masama yung makipag-share, but you know, this is also one habit na dapat siguro natin ma-minimize, no? So, in our school, in Philippine school, Doha, of which I am one of the board of trustees, mm-hmm. I've always been emphasizing this to our employees, na if they go on vacation, I always remind them, rather than spend so much for material things, sabi mm-hmm. ko, mag-quality time kayo with your family, go on vacation with the family, and then have this strategic planning, the family, you know, reflection, mga ganyan, which is best rather than buying. Kasi kung may binibili ka lang material or whatever, computer, laptop, gadgets, sisira lang yun, diba? Tsaka wala na namang gamit yun. Mm-hmm. But quality time with the family, the fact that we have been away from home for several period, yes. It's really one of an important thing, lalo na tayo with Pinoy Wise, there are two modules, may family management tayo dyan. So parang we have to nurture our relationship with the family. So it's really best. And in addition to that, alam mo, typical sa mga Pilipino, kapag sila nag-abroad, instant uh-huh. millionaire eh. Alam mo yun? Yung one day millionaire. Yung one day millionaire. And dahil siguro sa kahirapan din sa atin when mm-hmm. they go abroad, so the first tendency is kapag sila nag-earn na ng unang sweldo, agad ay, well, typical gadget yung ano eh. They have mm-hmm. to show that they improve their life. Lifestyle. So yung lifestyle nila nababago. That's why the spending habit of Filipinos ay medyo nababago when they go for work outside the Philippines. Mm-hmm. So, yung spending habit na yun ang medyo very alarming sa atin, gaya nga nabanggit ni attorney, that we have a lot of useless spending dito pag narito na, kasi alam natin kumikita tayo ng mas malaki, mm-hmm. and then nawawala na yung the primary purpose of being working abroad, mm-hmm. so yun yung medyo challenging at yun yung aming gustong i-address bilang Pinoy Wise. Yeah. Alright po, so bilang nabanggit nyo na rin po yan, let's discuss yung 5 basic steps to achieve financial peace. So it's from the book of Mr. Randall Chongson. Yeah. Yeah. Nananggaling kay Attorney Daisy para yung notes. Yeah, we actually Mr. Randall Chongson is a regular speaker dito uh-huh. sa Doha. Has been coming here in Doha several times already. Since way back in Alpa, 'di ba, ang tagal na. Oh, marami tagal siya, na 'yon. Because we also have this course, yung Associate Financial Planner at saka ano pa 'yon, yung RFP. So siya talaga yung nagka-conduct ng ano ng course na 'yan. So we are given certificates. As Associate Financial Planner. So yan, so he brings his books, no? He has written so many books. Alright po, so parang gusto ko din basahin. So the book po is called No Nonsense, yes. Personal Finance. And in fact, I'll be giving this to you, my dear. Ah, yay! Salamat. Usually, po. Trish, I buy books. I consider this as gifts instead of buying other material things during Opo, birthdays. Books, yes. Yung mga pinamimigay ko lalo na sa mga kabayans natin who do not actually attend
our lectures, our mga courses on financial management. So, palagi ko itong ginagawang ano, ginagawang birthday gift. At yun ay may mga basic na mga may mga basic steps siya. Thank you po. Na we have to follow, especially yung how you will be improving your cash flow, how to get out of debt, yung mga ganyan. Mga you have to set up your the emergency fund. Maybe some of our listeners are not familiar with the emergency fund. We can discuss it. And then how you will protect your life, kasi kapag kapag ikaw ay nagtatrabaho, you are the earner of the family. Ang ibig sabihin namin nandiyan is yung tinatawag naming active income. So dapat you have to protect yourself. So those things, and then you have to also to plan for investing your future. Ano, so kinakailangan pag nagsusubi ka, dapat ay may plano ka rin na mag-invest for your additional income. It will be discussed by attorney later. Okay po. So ayan na po yung five basic steps. So isa-isahin naman po natin. Tinuturo natin yan. Improving cash flow po. How should we budget po ba? Like, what are the things that we need to prioritize when spending? Okay, actually, sa mga in-attend naming courses and to share the book of Mr. Randall, he's actually his rule on budgeting is more on the 10-20-70 rule, no? So in, with respect to Mr. Vince Rapisura, si Mr. Vince Rapisura is also one of our lecturers, no? Usually he comes for the what's this, the ALSE, the Ateneo leadership na and social entrepreneurship saving entrepreneurship program. Dito rin po yun. Yes, we have attended all in yun. It depends on your lifestyle kung paalin ang rule na nag-apply sa iyo. Okay lang po, hindi naman ganun ka-rigid ang rule na yan. Parang basically ang tinuturo sa amin, tinuturo namin sa budgeting is if you have 100% income, dapat isubi mo yung 20% nun. And then the rest of 80%, yun lang ang pwede mong gastusin. So dapat so nakatabi na po agad. You should be firm on your side that when you receive your salary, 20% of it, itago mo siya. Save it. That is your savings. For savings. For savings. And then the rest of 80%, yun yung you will be used for spending. Then there's another case na sinabi nga ni attorney, 10% is used for tithing. So basically, if you have 100%, 20% savings, 10% is tithing, and then you have to use 70% of your income as your expenses, including ha, including yung iyong ipapadala. Kasama na po kasama doon. Kasama na siya doon. Yes. Yung remittance. Okay. So, yun, isa niyan lang yan, DJ Trish. Sa una, mahirap yun. Oo. Pero, kailangan pag nasanay ka na, yeah, discipline is the best. Tsaka yung kay Vince kasi, gusto ko rin ma-share kasi medyo maayos din yung sa kanya. Yung sa kanya is 5-15-20 at saka 60 formula, no? So yung 5%, kasi gaya kanina na-mention na yung protection, no? So it's actually payment for insurance premium. 5% of your gross income. Gross income. Okay? Ah. And then 15% will be part of your savings. Okay, savings. Tapos yung pangbayad po sa mga utang, a lot, saka part of, or payment for your debts or investments mo will be 20%. Okay. And then the remaining 60 will be your expenses. Yun na po yung panggastos. Again, kasama na po yung ipapadala. Yes, kasama na yung pinapadala sa Philippines. Alright, so ito po. Ito yung talagang ano din, maganda rin siyang sundan. Kasi po, nakita ko po sa notes nyo rin, spending habits madalas ay all remittance, yes, no savings. So mali po yun. At saka ang typical sa ating mga Pilipino, pagkasweldo, papadala lahat, tapos mag-iiwan lang ng panggasta. Diba? Ganun ang typical sa atin eh. Pero that's wrong. Sabi nga namin sa Pinoy Wise, eh, ikaw ang nagtatrabaho eh. Eh, maawa ka naman sa sarili mo. Pasweldohin mo naman ang sarili mo. And that is your savings. Okay so, po. Set aside 20% of your salary. And then the rest you can spend it. So that is part really of budgeting. Yeah, that's part of budgeting. So mayroon ka ng weight percentage doon sa mga ano mo, sa mga factors or elements mo sa budget mo. Okay po. Tapos yung sabi niyo po, prioritize spending on needs and control splurging on wants. Of course. So yung may non-discretionary expenses and discretionary expenses. Yes, important. Would you like to elaborate on that po? Of course, yung mga non-discretionary, hindi ka kasi pwedeng mabuhay. Kung usually it's the basic, yun yung mga needs.
needs. Needs, yung education ng mga anak mo. Of course, if you are paying for your house, uh-huh, yun, food, may mga ganyan. Tsaka utilities. Mga yun, bills po. Pwedeng, ano, mga bills. Pero yung, yung discretionary naman, yun yung pwede mong i-give up. Hindi ka, pwede kang mabuhay na wala. Mm. Kumbaga, parang pwede kang, although gusto mo yan, kasi once, no, parang it's more on, parang, impulsive, ano mo mga wants mo na actually, yung wants parang more on hindi ka pwedeng, oh, hindi ka pwedeng, ano to, yung kailangan mo siya pero actually hindi mo talaga siya totoong kailangan. Feeling mo lang. Feeling mo. Kailangan mo. Pero you can live without it. Yes. Yeah. Yeah. Kasi sa Pinoy wise, ang aming tinuturo, you have to identify your needs and wants. Mm-hmm. Nga gaya na bagit ni attorney, the needs is talagang ito yung discretionary. Talagang kailangan mo itong bayaran. Uh-huh. Yung rental, opo, kakain ka, fees na ano, yung mga yung phone bill mo, etc. Mm-hmm. So doon mga base, yun ang mga needs. Mm-hmm. And then you have to identify also your wants. Halimbawa, yung pagkain mo sa mga restaurants. Exclusive restaurants, that is one. Uh-huh. O meron ka ng cellphone, bibili ka pa ng mas upgraded na cellphone, that is one. Yung yes, mga gano'n na... So, we are teaching them to identify their needs and wants. Mm-hmm. So that from there, you can see kung ano yung talagang kailangan mo at yung hindi mo talaga kailangan. Right. At na pwede mo namang ipagpaliban. Right po, yes. Okay. So, yung, well, sa improving cash flow and budgeting, na-discuss na po natin yan. What about getting out of debt? What do you mean po ba by a good debt and a bad debt? Actually, ano... ano po ba yun? May mga... Mayroong... Hindi naman kasi masamang magkautang. Mm-hmm. Uh-huh. Pero kung... nagkautang ka, kinaskas mo yung credit card mo kasi once yung binili mo, it's really a no-no. So, ayun po yung maituturing na bad debt. Yes, bad debt. Tapos, gastos ka ng sobra, nangutang ka dahil gusto mo lang mag-imbita ng maraming tao sa birthday mo, sa fiesta mo, etc. Hindi naman masama yun, no? Pero, dapat we have always to observe moderation. Mm-hmm. Moderation. Hindi yung dahil OFW ka, marami ka ng pera, so kailangan very festive yung mga celebration mo. We can always celebrate pero moderation mga ganyan. So yan ang importante doon. Tsaka kung nangungutang ka because say nagloloan ka because may binabayaran kang bahay, house and lot, so it's really an investment actually. Maganda po yun. So kung nagiging productive ang ano mo, ang ang utang mo is really to generate additional assets mo or talagang investment purposes, it's very good actually. That's a good debt. Good debt, yeah. All right. Hindi lang yung para lang pang ano, pang arte or kaya pang bling-bling. Yun ang mga bad debt. Opo. So, what are the things that we should consider po ba when borrowing money? Okay, actually sa borrowings, mayroon tayong actually lalo na po sa ano sa Pinoy Wise, we have this family and income management course. Mm-hmm. Meron po kami talagang dinidiscuss doon na borrowing and getting out of debt na what's this na topic, no? Topic, yeah. Yes. So, ang borrowing kasi in borrowing, we have to know when to borrow and of course when not to borrow. Okay. Yung sinasabi natin kanina, yung good at saka bad debt. So, another one is learn and study. We have this effective interest rates. Kasi minsan, di ba, nangungutang tayo lalo na sa banko. Hindi na natin iniintindi yung interest rates. Mm-hmm. Basta utang lang tayo ng utang. Yes. So, in our Pinoy Wise, we have a workshop. At inaaral namin yung effective rates, interest rates. Actually, marami yan. Mayroon tayong simple interest lang. May discounted tayong interest. Mayroong sinasabi pang add-on interest. Tsaka may sinasabing diminishing balance na interest na generally, yung simple at saka yung diminishing, yun yung parang yun yung magandang effective interest rates. Pag nangungutang ka sa banko, tsaka tinitingnan mo yung interest rates, pag you mention about diminishing balance, naano yung taga-banko na, parang may alam to, di ba? So, it's better really, and it's very good to us personally to uh-huh. know these things. Kasi nga, pera po yung pinag-uusapan. Yes, opo. So, kung hindi natin alam yun, malulugi tayo, syempre. When we could have saved
yung sobra pang binayad natin sa interest, no? Mm-hmm. So it's better really to learn. That's why we are having all these courses by Pinoy Wise para po talaga ma-share namin sa mga kabayans natin na ito po yung maganda. Tingnan niyo po yung interest rates bago kayo sumubo sa isang borrowing. Alright. And to add up on that one, dito sa Qatar kasi madali ang mangutang. Ang loan. Kasi isang araw. Ini-offer talaga sa iyo yan. Oras lang eh. 10 years ago or 5 years ago, basta mabigyan ka na ng ATM card ng nakapag-sign up ka ng yung bank account, they are already offering you a loan at madali ang approval. But the thing is, gaya nga nabanggit ni attorney, when we are borrowing, we should also ask ourselves, bakit ba tayo hihiram? Hihiram lang ba tayo because andaling umutang rito? But be cautious when you are having loans here. Loans, yeah. Medyo mahigpit ang pag hindi ka nakabayad. So, pag tayo ay mangungutang or when we are borrow, we are teaching, like attorneys said, na talagang pag-aaralan mo. And kaya mo bang magbayad? At sa ano ba yung purpose dito? Kasi kung uutang ka lang for the sake of utang, ay pag-isipan mo. Pero kung uutang ka because you will be investing it in the Philippines to earn more than the interest that you are paying here, yun ang good ano yun. Good debt yun. Alright po. But if you will be maglo-loan ka rito, tapos bibili ka lang ng iPhone 20 na bang iPhone kung ano-anong mga gadget at iPhone 12 kung ganyang mga gadget o bibili ka lang ng sasakyan, which is not a good idea for me, ha? Eh dapat ating pinag-aaralan and we are teaching our kababayan regarding this in our Pinoy Wise training. Alright, so mayroon pa tayong isa, yung getting out of debts, no? Ito naman importante kasi dalawa nga po yung borrowing at saka getting so, out of debt. Kung nalulubog ka nang sa utang, ano ngayon ang gagawin mo? Kasi maraming ganyan. Sorry, maraming. Of course, nalulubog ka na kasi ilang percentage na lang naiiwan sa iyo, di ba? So minsan yung ating ibang kabayan is actually yung naiiwan nilang pera after all the binabayaran nila is actually not even enough for the expense for the whole month. Mm-hmm. O mag-aantay na naman ng sweldo sa susunod pong buwan. So how do we get out of debt, no? So ang importante kasi doon is may mga techniques din siya. Pero first is kailangan mong alamin kung ano ba talaga yung mga utang mo. Kailangan ilista mo yan. Sinasabi, ink it out. Isulat mo. So parang debt inventory po siya. Mayroon kang inventaryo. Tapos ilalagay mo yung interest rates. No? Tsaka okay yung po. time period of the debt. Tapos para naman aside from that, of course, you have to keep track of your expenses. Mm-hmm. Kasi ang pinaka-importante doon sa ginagawa natin getting out of debt is really how we can pay off earlier yung ating mga utang para mawala na nga siya. Diba? Mm-hmm. So we have to track our spending habits and patterns. Diba? Yung sinasabi nating once. Diba? Isa rin is, if you have several creditors, you can go and negotiate with them. Malay natin pagbigyan tayo, diba? Uh-huh. Instead of ilang percent baka ma-lower natin. Wala naman. There's nothing to lose if you try. try lang. Tapos we try other techniques like yung sinasabing debt consolidation. Mm-hmm. Yun, debt saka mayroon yung sinasabi naman na snowball effect. Mm-hmm. So dyan sa libro, matibawas na ba yan? Yes. So ang accounting gist doon is kunyari kapag nalista mo na yung mga loans, ang sabi namin, normally tinuturo namin, tingnan mo yung may pinakamalaking interest at yun munang unahin mo. Na bayaran. That is the consolidation technique. Yun yung consolidation technique. Kasi magkaiba yun eh. Yung debt consolidation technique yun, na hinahanap mo muna yung pinakamalaking interest. Pinakamalaki. Yun. Okay. Tsaka yung pinakamaikli, yung pinakakunti na yung utang mo. Kasi pag ang psychology kasi ng sa debt, kapag ikaw ay nakabayad ng isang loan, at least mapaprime up ka, ma-inspire ka to do more. Yes. So, kaya ang aming turo is ilista mo lahat so that you can study and how you will attack pagbabayad ng ano mo ng debts mo. So yun yung consolidation. So, usually this approach actually is involves two steps. Una is of course mag-inventory ka, tapos
you may resort to borrowing mm-hmm. to isang financial institution which will allow you to really pay off your loans, lalo na yung pinakamalaki. Mm-hmm. Okay, so parang bayaran mo yung mga marami mong utang out of this loan na kinuha mo. Okay? Tapos yun na, ipipay off mo yung pinakamataas na interest. So yung isa naman, yung parang ang sinasabing debt is noble approach, uunahin mo naman kasi ba yung maliit muna siya tapos malaki. So unahin mo muna yung pinakamaliit, ang interest. Na amount. Mm-hmm. Okay. Interest nung ganun. Tapos, pag nabayaran mo yung small debt mo, small amount, parang yung nabayad mo doon sa small amount, gagamitin mo doon sa pagbayad sa bigger amount. Sa susunod. Mm. So parang di ba? Tapos pag nabayaran mo, yung dapat na allocate mong pambayad doon sa mga previous debts mo, magagamit mo na doon sa susunod na malaki. Oh, yun yung debt. Snowball approach. Na so ayun po yung pinagkaiba nila. Oh, pagkaiba kasi yung we can do it more specific when we have this mga uh-huh. training. So talaga it amin yung inihahands on sa mga ano. Saka meron kaming workshop. Participants sa workshop. Right. So I guess what this tells us is it helps talaga to be financially literate. Yes. Mahalaga yung mindset, Trish. Mm-hmm. That's kasi yun ang mahirap baguhin sa Pilipino. Yung mindset na ako ay magsa-save at ako magbabayad ng utang mm-hmm. muna. Okay, kasi ang tendency ng Pilipino nga is yung spending habit niya mm-hmm. ano eh. Mas madami pang nagagastos kaysa sa nagsisave. Ito yung importante sa atin. Yes. So, we have to change our behavior and attitude. Behavior and mindset. Towards budgeting, saving, spending, yun. Mm. All right. Saka borrowing. So, mga spending very habits. Very important talaga yan. Sa susunod is, of course, kung attitude, syempre dapat ang self-discipline. Discipline, yes. Ganun. Okay po. So, before we proceed to the other steps, let's take a quick break lang po. And then, tutuloy tayo mamaya sa 3 remaining steps to achieve financial peace from the book pa rin of Mr. Randall Chongson called The No-Nonsense Personal Finance. Again, you are tuned in to Kabayan Radio and this is Usapang OFW with Attorney Daisy Tingzon and Sir Ray Balita from Pinoy Wise. At pinag-uusapan po natin ngayong hapon ay financial management. So I will be back in a bit. I will just take a quick break. This is Trish on the Playground only here on Kabayan Radio 94.3. Rayan Dental Center is a multi-specialty clinic that has been serving Qatar for 10 years. A complete family dental center with a remarkable team committed to providing the best dental care in the country. Experience their exceptional dental treatments from general dentistry to orthodontics, periodontics, endodontics, and prostodontics. Rayan Dental Center brings smile to life. Clinic opens every day to fit your busy schedules. Saturdays to Thursdays from 9 a.m. to 1 p.m. and from 4 p.m. to 9 p.m. on Fridays. For consultations, visit Rayan Dental Center at Al Shafi Street, New Rayan. And for appointments, please call 4480-2205 or 7780-5370. Don't go anywhere. Don't go anywhere. Stay right here. Come on. Kabayan Radio 94.3. Welcome. A truly jamming weekend is happening right now. Woo! Welcome to the weekend. Weekend. Throwback Thursday. It's the love of that track. Throwback Thursday. What is up? The playground. Playground. The playground. Kabayan Radio 94.3. I am back and this is still Usapang OFW. We're talking about financial management today with Attorney Daisy Tingzon and Sir Ray Balita from Pinoy Wise. So kanina napag-usapan na natin yung improving cash flow and getting out of debt doon sa 5 basic steps to achieve financial peace. So ngayon naman po,
tuloy natin ng ating usapan, Attorney and Sir Ray. So, sunod, gusto niyo po bang balikan po muna natin ang improving cash flow? Yeah, parang mayroon akong kailangan, Sir Gugidag. Mm-hmm. Kasi doon sa improving cash flow, we just mentioned about budgeting, which is really an important thing. Yes. Saka yung mga rule natin, yung percentage. Pero, pag lumalab, there are instances wherein really, parang kinukulang ka talaga ng cash flow. Mm-hmm. Marami kang babayaran. So, really is to have more. Kasi dapat, ang inflow of cash, sabihin yung pasok ng money mo, it should be greater yun kaysa labas. Di ba? Mm-hmm. Palagi. So, pag yung labas is kulang, na you resort to borrowing. So, what you will do really is to make more money. So, how do you do that? Of course, kailangan kang maghanap ng source, ng ibang mm-hmm. other say, sources. Say, you can have some part-time jobs or you can have some, yun, pinagbibake ka or guys, sa akin, online. Pero, oo, online mo. Pero sa akin kasi gratis amores palagi yung mga. Nako. It's always gratis yung mga servisyo ko. Kasi the kabayans here in Qatar are really fond of gratis amores services. Anyway, pwede talaga po yan. Saka, of course, importante din po yung, yun nga, enterprising. At number one is spend less. Spend less. Alright po. You will have more cash kung medyo yung expenses mo is pumapat. Mm. Parang ano, yung dadagdagan mo yung iyong source of income. Kasi yung normal nating trabaho na to, it is active income, we call it. Mm-hmm. Yung mga pag-bake more other things or investment, mm-hmm. parang dadagdagan mo yung investment mo. Those are what we call passive income. Passive income. Yeah, for okay you to po. Increase your cash flow. Ah, so halimbawa, ikaw may counting excess money, you invest it. So yun yung kinikita no, yun yung passive. Pangdagdag, yun ang passive income. We can discuss it more thoroughly during the trainings. Sa inyo pong mga yes, programs and courses. Them, yeah. Yes. All right po. So proceed na po tayo sa setting up emergency fund naman. That's the third basic step. So why should we set up emergency funds? What are these po ba? Are these different from your savings lang? Actually, kasama din siya doon sa savings. Uh-huh. Kasi yan ang pinaka-importante doon sa sinabi nating mga formula kanina na kailangan yung percentage na yun na sinabi natin kanina should be really savings. Ibig sabihin noon na isi-set aside mo talaga siya. Either ibabangko mo siya or kung mayroon ka pang ibang investment vehicle, pwedeng yun mo talaga siya. Kasi ang importante doon, pag sinabi mong saving, emergency fund, may sinasabi tayong yung liquidity, yung parang mabilis mo siyang that cash mo is madali mo siyang ma-withdraw to really meet mo yung emergency. So, alright, mayroon mga mga pinag-uusapan tayo kung magkano yung emergency fund mo. Mm. Kasi if you don't have emergency fund, gaya ngayon yung crisis ngayon, di ba? COVID. Nagka-COVID or may nag-COVID tapos mayroon mga na-displace or mayroon din tayong nagsasuffer ng mga reduction in benefits. Apo. So kung ang ating expenses ay fixed, isa natin kukunin yung kung nabawasan yung natin. Siyempre, we have to have an emergency fund. Okay? Para yun na doon mo nakukunin yung pangtustos mo doon sa emergency sa emergency cases mo or situation wherein kulang ka ng pera. Ito yung mahalaga ngayon na DJ Trish during this time of pandemic where a lot of people, yung Pilipino ay nawawalan ng trabaho. Mm. Yung emergency fund kasi is the time for you to ito yung mga sinave mo during the time of crisis ng iyong family or ng iyong trabaho mo pag nawalan ka. And we are encouraged in our trainings na you should set aside at least 3 to 6 months of your salary or your monthly expenses. Oh. Or meron pang ginagawa attorney na 1 year ang emergency fund. Ito, medyo i-mention natin. Yung 3 months na expenses mo, if you can save equivalent to 3 monthly expenses mo, that is good. Yes. Ah. Okay. Now, if you have 4 months, better. Better, yeah. pag 5 buwan, great. Pag 6 months, the excellent. Kasi tingnan mo ha, kaya doon sa una nating portion, yung sa budgeting, you will identify your budget. Mm. So, magkano ba yung talagang ginagastos ng isang obese Filipino or nung na isang pamilya monthly? Halimbawa, gumagastos kayo ng 10,000 real in a month. Mm-hmm. So, yung emergency fund na sinasabi, cash yun ha, dapat cash. Opo. So, kung 3 months yun,
dapat meron kang 30,000 na talagang cash yun. Uh-huh. Na anytime na magkaroon ka ng emergency, yun ang iyong bubunutin. Mm. Like now, gaano katagal na yung pandemic? Mm, ilang buwan then, na nga. March, April. Tapos na wala ka pa ng trabaho. Mm-hmm. So, if you don't have this emergency fund, how will you survive? Yes. E di nga, di ba? Opo. So, that's why we encourage our listeners na to have this emergency fund sa kanila habang kayo nagtatrabaho, habang kayo malakas at may trabaho. Yes. Talagang ito kailangan lalo na sa panahon ngayon na ang daming nawala ng trabaho, Tony, 'di ba? Ang daming umuwi. So what now kung umuwi ka sa atin? How would you sustain? How will you sustain your lifestyle? Yes. So, diba? Yung pang pinag-usapan yung natin. Needs pa lang needs. Yun, ha? Needs pa lang. Hindi pa wants. Kasi kamukha dito, yung bayad mo sa bahay, mm-hmm. yung sa mga utilities, yung food mo. Tsaka yung remittance mo, paano na yan? Wala. Yung remittance mapadala. Mo, yung, so, kasi yung pamilya mo sa Pilipinas, kinakailangan ding gumasta. So, this emergency fund is really a mandatory. Actually, ito muna yung una dapat mong pinag-iipunan. Pinag-iisipan. Oo. Ang yung emergency fund. Mm. So, that sa panahon ng bagyo, sabi nga natin, ay ikim may mabubunot. Mm, yung may naisubi ka. Okay saka po. Yung pang ano, hindi lang yung nawalan ka ng work. Yung medical, ano pa. Opo, sa health. Medical emergency. Emergency, yes. Pwede mong bunutin. So, isa rin yan, no? Tsaka ano, syempre kung mayroon kang emergency fund, nalilesen yung stress mo. Yes. Tsaka yung na-avoid yung risk. Kasi usually, kung wala kang pera, biglang nagbebenta ka ng asset. Mm-hmm. At the lowest pang ano presyo. Because nga, you need the money, the cash for emergency, no? Tsaka ang rule of thumb dyan is, dapat talagang madali mo siyang mag-withdraw. Yan. Yung asset is really yes. madaling i-convert into cash. So, and during that time din, attorney, pag yung emergency fund magagamit mo, kunyari, nawala ka ng trabaho, mm-hmm. Kunyari, 3 to 6 months, that is the time that you can still look for another job, another income. Yes. Well, you don't have, at least may ginagastos ka. Oo. Opo, hindi yung, may naitabi. Yes. Hindi yung pagkataas ng ano, mangungutang ka na. Mm-hmm. Habang naghahanap ka ng kasi trabaho. Wala. Oo, wala ka ng ano. So, napakahalaga nun. Even not in the, even if you are a family man or even if you are a single, mahalagang meron kang emergency fund. Mm, so, saka for us na overseas Filipinos, we need not padala ng remittance. Kasi di ba, may emergency fund kasi Pilipinas eh. Mm. Dapat so, magkaroon. Wala kang trabaho, meron yes. magagamit. Meron sila. Yes. Yan ang important. And we are doing that. Kasi ito ni hindi na tumatanggap ng mga puro pro bono eh. Nako. Wala talagang wala. Wala talaga. Just joking. Ayun nga. Usually daw, tip lang to. Pag okay emergency, po. Dapat may separate ka na savings account. Separate siya. Hiwalay po talaga. Hiwala. Yes. But you should not invest your emergency fund. Mm. Kasi di ba, hindi mo mawi-withdraw yung pag nasa investment. Kung mga 3 to 6 months. Okay po. So, Nakatago lang talaga siya as in cash. Yung emergency yes, fund. Yes, yes, so, yes. Diyan lang siya. So, moving forward naman po, getting protected from life's risks. You've mentioned that your greatest, dito po sa notes, no, paulit-ulit sinasabi na you are your greatest asset, yes. yung sarili mo. So, how important po is having an insurance? What are the kinds of insurance po ba? Ang daming, okay, mayroon talagang, life insurance tsaka property insurance. Oh, okay po. Okay, yun. So, yung importante sa atin is the life insurance. Mm-hmm. Kasi, lalo na for us who are the breadwinner in the family, isipin mo na lang kung yung breadwinner ay nawala. Yes. Mm-hmm. Eh, paano na ngayon, di ba? Mm-hmm. So, dapat, mayroon ka talagang insurance na during an na ano yung pag wala ka na, eh mayroon talaga magagamit ang family mo. Mm-hmm. Yun yung importante doon. Actually, ang insurance is not, it's not really parang kumita ka. It's only an indemnity. Parang, reimbursement lang sa dapat mong expenses, no? Or, kung life insurance, may mga formula on how much you have to pay as premium, mm-hmm. tsaka magkano ba talaga yung dapat mong life okay, insurance. No? May mga importanteng tip po yan, pinag-aaralan mo. So, we encourage in our training, na kinakailangan magkaroon talaga ng insurance. Merong life, may health, yung gaganyan nabanggit ni attorney. Mahalaga ito kasi ikaw na
kumikita yung active income kapag nawala ka, baka mamaya wala na rin yung pamilya mo, di ba? So, huwag naman sana, we have to protect. Medical, we have to protect yung medical, lalo na. Kung halimbawa, ikaw na nagtatrabaho, nagkasakit ka, eh kung wala kang medical insurance, then saan mabubunutin yung ano, yung iyong panggasta sa ano, sa hospital, especially now. Maka-COVID ka, especially sa atin. Opo. Eh ang laki ng spending nito. So, we encourage. At meron namang mga insurance na maraming insurance company na nag-o-offer nito. Especially sa atin. Your life insurance from po ba? Mayroon tayo siyempre sa Philippines din. Tsaka mayroon din tayo dito sa Qatar. Dito rin sa Qatar kasi sa mga banko, mayroon silang auto debit, no? Yes, yes. Na pag nag-ano ka ng insurance, automatic i-deduct na lang sa account. So which is actually very good kasi parang hindi mo lang siya napapansin pero mga 100,000 siyang reals or 200,000 reals or 300,000 reals. Pero mga monthly attorney na life insurance. Actually, wala pang 100 reals. Oo. All right. Malaki yung coverage. The banks are offering it, ha? Banks. Oo. Here po. Maraming banko rito. Okay. Tsaka ano yan, international, basta basta may mangyari sa'yo na kunwari, it really be, talagang kung sino yung beneficiaries doon. And then sa Pilipinas, marami din, attorney, ano? Of course. Marami sa ating mga insurance nag-o-offer ng mga ganito. Mayroon kasi rin insurance na mayroon din embedded na mga investment. Okay po. Pero kung gusto mo, pinaka-simple, maski you go for like term insurance lang na life. Ay, yung mga term, saka ka na magkaroon ng investment. Iba na talaga lang. Parang depende sa need ng isang hihingi ng ano, ng insurance. So, i-customize yun depende sa ano mo, sa tao. Sa income, may nagbabasa din sa income mo yung kakayahan mo para makapagbayad ng insurance. So, that's why you talk to advisors. Yes, you have to discuss with advisors. You have to talk to financial advisors on what is the best insurance that for you, that fits for you. Nabanggit niyo po yung investment. So, investing for your future naman po tayo. What are good investments po ba? What are the things that we need to consider before we start investing? Okay. Yung ito yung parang pinaka-last step mo kung halimbawang ikaw ay na-improve na yung cash flow mo, yes. Ikaw ay nagkaroon na ng savings, nagkaroon ka na ng emergency fund, meron ka ng health insurance, may mga insurance ka na, then it's time for you, pag meron ka pang mga excess na money, then time for you to invest. Sarap naman ang may ganun. Ayun, Nang-achieve mo na yung lahat. Ang strategy sa investing, dapat ito hindi makakapekto sa iyo, sa iyong cash flow. Okay. Sa iyong mga kapangailangan. Mm-hmm. So kaya nga, we are encouraging that when you invest, it is your excess money. Kasi sa investing, maraming risk yan. May mga risk. Yes. So, ito, depende rin sa risk ng isang tao, yung tolerance mo, kung gaano mo makakayanan. Merong mga high-risk investment, merong mga low-risk. Mm-hmm. So, we are encouraging, kunyari, pag ang edad mo ay yung age mo to work is konti na lang taon, we are encouraging them to do the low-risk investing. Mm-hmm. Pero kung ikaw ay bata pa, kagaya mo DJ Trish, then you can go for the high-risk investment. Mm-hmm. Why? Kasi meron ka pang time to recover. Mm-hmm. Marami pang time to recover ka dahil bata pa. Okay. You can still earn through your active income, through your work. Mm-hmm. Pero kung ikaw ay may edad na katulad namin, masakit. Kita naman sa video. So, dapat ang sa amin, we are encouraged. Conservative na. Conservative na. Mm-hmm. Yung less risk na. Okay. Kasi wala na kaming paraan para makarecover pa yung aming mga loss investment. For us na. Kunti na lang tatrabahoy namin in a year. So, pag mga bata pa, we are encouraging to have a high-risk investment. Meron mga stock market, may mga cryptocurrency na ngayon yan. So, may mga bonds, they are offered by the banks. Yung mga ganong klaseng investment. Yeah. Madadag ko lang, Mr. Yes, Ray. Attorney. Actually, kung mag-i-invest ka kasi tinanong paano ba yung mga parang rule of thumb. Mm-hmm. Yeah. When you invest, kailangan talaga malaman mo muna ano yung goal mo. Mm-hmm. Ano yes. yung goal mo for an investment? No? A goal mo ba is really, say, educational fund or retirement fund or may bibiling kang asset later on. So,
parang pag-iipunan mo yan, pero yung perang iniipon mo, i-invest mo para mag-yield ng ganitong amount. Mm. So, dapat meron kang ano, meron ka talagang goal. Goal and purpose yan. Din po. Yes. Pag-invest. Purpose ng investment mo, tapos yung time. Kasi syempre, how long will you invest? Saka, really, you have to study kasi may mga, yung sinasabi ko kanina, yung interest rates, importante din yun dun sa ano mo, sa investment. Yes. So, ano yung mag-yield na better for you? Mm. Saka, yung time na sinasabi kanina ni Mr. Ray na ano ba yan, high risk yan, pero okay lang yan kasi matagal ka pa, matagal pa. Pero kung medyo konti na lang, so hindi ka na makaka-recover kasi the market is volatile, no? So yan, mababa ngayon, bukas mataas, so iba-iba yan. So kung nag-stocks ka, pag nagpupula na sumasakit na yung ulo mo, ganun, baka ma-heart attack ka. So ako, hindi na ako pwede doon. So I'm more on the conservative kasi iba-ibang fund yan. Okay, so, po. Tapos yung sinasabi niyang tolerance, baka may blood ka na, diba? No, the instruments, the investment instruments. Okay po. Kailangan talaga mag-aral. Tsaka you can seek guidance from ano, experts. Yung mga financial planners. Mm-hmm. Matanong ko lang po, kasi you have a note here na if sabi niyo po, if you're the type of investor who can tolerate volatilities in your money, do not enter the stock market or equity-laced investments because you might experience a lot of sleepless nights. What does this mean po ba? Yun nga po kasi, di ba, pag sinabi natin volatile or volatile ang merkado, ano yan, sobrang rapid yung baba at saka akit ang baba. Siyempre, kung nag-ano ka, kung meron kang, say, stocks, equities, yung pag sinabi kasing equities, stocks yan, shares of stocks. So, kung lahat ng investment mo is shares of stocks, siyempre, lulubog yan, akit. Lalo na ngayon. So, minsan sumasad-sad-sad yan. So, kung ang, when you bought your shares, assuming it's like 100 reals, no, time na binili mo, tapos sumadsad ka na, ano na lang, 30 reals na lang. Siyempre, yung ano niya ngayon, yung net par value niya is lower than the amount purchase niya. So, lugi ka na noon, di ba? Although paper loss lang yan kasi hindi mo pa naman siya ini-incash or redeem. Pero, kung hindi yan bumawi, kung hindi bumalik dun sa amount, purchase price mo nung binili mo yung shares, lugi ka talaga. Okay po. So, sinasabi natin na it's up to you kung ang choice mo, kung talagang gusto mo ng high yielding. Kasi ganun yun. Pag high risk, high yielding yun. Yun ang principle. Mabilis yun. Yung share of stocks, number one yan ganun. May mga ano na, malaki yung kita mo, pero higher risk yan. Okay po. Pero kung lower naman din yung ano, lower ang risk, mas hindi ganun ka... ang yield niyan is hindi ganyan. So, it's up to you kung hindi yung sinasabi nating risk tolerance. Appetite. So, inaaral din yun kasi if a financial planner, you seek advice with a financial planner, i-analyze muna niya yung risk. There will be a risk study sa ito. Sa atin, yung mga banko sa atin nag-offer ng mga VUL, alam mo yung kung ano, yung mga UITF, yung mga ganyang funds. Ngayon, pag mag-open ka sa atin ng ganyan, they will be giving you a set of questionnaires. And then, i-rate ka doon kung anong klaseng investor ka, kung ikaw ba'y high risk or low. So, aggressive pag high. Yun. So, may mga ganon. Kasi kinakailangan ma-identify nila or mo, sa sarili mo din, kung ano yung risk tolerance mo. Kasi baka mamaya, kaya nga sabi nabanggit na ito, baka mamaya yung pag-invest mo, yung pang-ikamatay mo or ikasabi mo. So, you have to be careful about those. Alright po. May question lang po ako. May actually, this is from Ismael sa ating chat room. What are your thoughts po sa paliwagan daw na nagiging routine? Parang pag nakatapos na, tapos gagawa ulit kayo, ganun daw po. Is it good or bad? Actually, I can't really say na it's bad. Hindi ko rin naman masabing good, no? So depende lang yan kung ano yung perspective mo doon. Pero objectively, it's like for savings mo lang talaga. Yes, for savings. You can do it naman on your own instead of isi-share mo sa group. Yeah. Diba? Kasi yung actually, yung sabihin natin 10 kayo, taga 100 riyals, di ba? Pwede, ang ano lang doon, kasi yung readiness lang ng pera na yon, na pag ikaw ang unang taker. Yung taker, yung una. Bibigyan mo ng money.
mauuna ka lang, pero actually, parang naging utang mo yun sa grupo. Later on, later on, yes. What if you go to the bank and you save it? Wala yes. Ikaw na lang. Opo. Diba? Baka mag-interest pa yun. Mm-hmm. At saka mag-yield. Kasi mag-yield pa. Yung paluwagan, wala na mag-interest yun. Mm-hmm. You don't earn anything doon. Alright yeah. po. Na, ang ano lang doon is, you are given that preference to use it ahead of the rest correct. Of the members of the group. Okay it's not really, but I don't say that it's not good. Pero hindi it's ko rin not, naman. Not bad, pero yeah. if you can have other means of really saving that amount na yan, na later on, sabihin natin 10 months later, baka mag-interest pa yan, kumita ka, di ba? At saka safe din yung, kasi there are also instances wherein, yung... May tumatakbo. May tumatakbo. Yun ang delikado. Nako. What if yung 10 kayo, 8 na lang kayo later? So, paano? Okay po. So, there's always risk in anything that we do naman. Yeah, there's a risk. But yeah. you have to calculate the risk. You know? You have to be smart. Yeah. In smart. Alright po. So, summarizing everything that we have discussed, what yung ano po ba yung mga gusto nyo pang sabihin, mga any last messages po ba para sa mga listeners para ma-achieve itong financial peace siguro, na sinasabi? Meron kami sa aming training na binibigay na ganito, yung financial planner. Mm-hmm. Where ito, yung mga details na napag-usapan natin, makikita dito. At ito talaga personal. Okay po. So personal ito, meaning sa'yo ito. Mm-hmm. Kapag nagatan ka ng training sa Pinoy Wise, we are giving this. And then you should be writing your own goal. Mm-hmm. Okay po. Meron itong mga managing your family income, yung ating mga diniscuss sa ngayon. Yes. Yung mga pagsulat ng iyong, pagtatako ng iyong pera. Okay? Wow. Yung iyong pagbabudget. Mm-hmm. So through this form, susulat mo lang yung iyong mga sweldo, expenses mo, honestly. Honestly. Kasi ito naman sa'yo eh. Keyword, honestly. Iyon naman to eh. So, dito pa lang, makikita mo na kung ikaw ay makakapag-save or hindi, or overspending niya. Yung okay po. So, it has to be detailed po. Yes. Ultimong sintimo, ultimong sabi nga namin ay ultimong sintimo, isusulat mo rito. Okay po. Pagbili mo ng kung ano-ano, kahit yung pagbili mo ng tubig, you have to write it down. Mm-hmm. Kasi that is expenses. And from there, so that you can identify clearly yung kung makakasave ka o hindi. Mm-hmm. Okay and then, po. Kung paano mo siya strategize kung yung baga you need or want. Mm-hmm. So that malalaman mo, makikita mo dito kung alin yung pwedeng... hindi pagkagastusan later on. Right. So, yun ang mahalagang ano. Napakaganda nito kasi it is varying. Okay po. Meaning, dahil sa iyo naman to, ay di pwede mo siyang bagu-baguhin. Kunyari, tumaas yung sweldo mo, ay di dagdagan mo yung iyong income. So, nagbabari siya. So, napakaganda nito. Ito yung ginagamit namin. Ako, personally, I have this one, writing here. At saka may dream map pa ito. Okay, yung goals mo. Oh, dream map. Kasi yung goal natin, it's not only financial, but also non-financial. Limawa, ang goal mo, mag-bakasyon ka sa Europe. Mm-hmm. Oh, you have to write it down. And those goals, although it is non-financial, but it has financial implication. Mm-hmm. Opo. So, kaya kinakailangan isulat mo rin. Okay. Ayun. So, ito, I think nagdala kami dito yes. ni attorney for us to share. Staff oh. ng kabayan. At ngayon, yung aming training, dahil sa COVID, sa pandemic, nagtatrain kami ni attorney, for we will be going online. Ah, okay po. Online. So, itong Pinoy Wise sa financial management training ay gagawin naming online. So, kailan po ba? Nag-start na po ba ito? Ongoing na kami sa training. Hindi pa lang natatapos. May trainers training muna ng online. Uh-oh. Okay po. So, soon. Mga kabayan. Yes. Soon yun. So, pag natapos yung training namin. Online din kasi yung training namin. Kasi parang may dapat student or facilitator ka, parang ganun. So, okay po. Muna may training. Actually, before pa nitong COVID, talaga naman tayo nagkakanak ng training. And we have been sharing the program or the family and income management course sa mga organizations natin dito, Philippine organization na si Mr. Resi nga is number one yan. Yeah. Ano namin, customer sa mga organizations. Okay po.
So yun, so marami tayo, later on siguro through Kabayan also, or ipopost namin sa Facebook, we will be announcing kung kailan mag-umpisa yung online training natin. Okay po. So yun, and then of course, takeaways. Yes, takeaways. Key takeaways po natin. Importante naman talaga yung discipline. Okay, yun naman po. At saka wala naman pong ibang dapat sisihin or yung mag-improve. Sarili mo lang talaga yun, no? Mm-hmm. Wala namang iba. It's really your own. At saka, isa din yun is, do not be borrowing for non-productive purposes. Importante po yun. Kasi tayo dito, ang credit card, di ba? So, we really have to be, really minimize all these things. At saka, we have been discussing in our mga courses na we must know how to really how to really generate passive income later on. Kasi ngayon yung trabaho natin active income yun. No? So pag sinabing passive, you don't have to work, kumikita yung pera mo. Okay. Maski hindi ka nagtatrabaho, hindi ka na kailangan mag-sweat, di ba? Pero nag-generate ng income yung pera mo. Yes. So it's isa pang importante lalo dito sa Qatar. May mga friends ako who are working in other countries, no, outside Philippines, like in Europe, they don't actually enjoy yung ating mga tax-free personal income dito. Yes, yes. So ang sinasabi ng mga lecturers na pumupunta dito, yung mga guru sa finances, you have to maximize the fact that you are in Qatar and your personal income here is not taxed. It's not taxed. Uh-huh. Diba? So yung ako, I have, just to share with our listeners, I used to work in the Philippines. Actually, in fact, 25 years ako nagtrabaho sa Philippines. Mm-hmm. So, second career ko na ito dito. So, in fact, nagpipension na pa ako. Pagulong na magmahimpa ka. Well, I'm not sure this because, you know, ako naman siyempre, mas marami na siguro akong experience. Yes. So, sinishare ko lang. So, the important thing there is, before, when I was working in the Philippines, 32% ang aking income tax. So, 400 pesos, 32 pesos ang ano ko. Binabayaran sa buwis. And then, mayroon pa akong contribution sa GSIS, which was 9%. Na yun naman po ngayon ang aking inaano sa pension, no? And the government, my office, contributes 12% at the time. So, 9% ako. Eh, mayroon pa tayong pag-ibig, may PhilHealth. May mga utang pa tayo na kung ano-ano. Magkano na lang po ang sinasahod take natin away. At the time. Yes. So, that's why I worked here kasi nga may pinapaaral akong mga anak. Okay? Uh-huh. Well, anyway, yun po, we have to maximize the fact na may amount na hindi natin actually ginagastos kasi walang tax. That amount should be invested. Okay po. Hindi yung i-spend mo lang kasi nga walang tax eh. Pero we have to always be reminded na ang blessings na ito nandito. Yes. Pero hindi natin namamaximize. Yeah. So, let's take advantage of that na hindi taxed. On top of that, we are so blessed na tayo nandito sa Qatar because the Qatar government is really very generous. Very generous. I have to explain this because nagtrabaho nga ako sa Philippines, no? In the Philippines, aside from tax, mayroon ka pang gagastos ka sa transportation, magbabayad ka ng bahay, syempre you have to have your own. Mm-hmm. So, when I'm discussing it, my friends in Europe, in US, they have to have mataas po yung kanilang tax sa income tax. Mm-hmm. Yes. And they have to pay off for their own, syempre, yung kanilang bahay, no? Mm-hmm. Ako, for instance, I'm so blessed because hindi po ako gumagastos ng bahay. May accommodation pong pinuprovide ang ating employer. Uh-huh. Then, mayroon pa tayong transportation allowance. Mayroon pa tayong vacation leave na very 45 days. Sarap. Ha? Isa iba, magkano lang. Pag nagdi-discuss po kami at nagko-compare ng mga kaibigan, talagang nagugulat siya. Angat po tayo talaga. Mm-hmm. We have to be very, very, very thankful to God for all these things. And dapat ganun tayo at saka dapat talaga isisave natin yung mga yan. Imagine mo, you are given free ticket in going home by your company usually, di ba? Yes. So, yung mga yan is, sila, they have to pay off their own expense in going home, transportation expense, at saka limited yung vacation. Tayo sobra-sobra. So, there is no reason why we cannot really save our money. Yes. Mm-hmm. All right, po. Sir Ray, do you have anything to add? Yeah, one thing I learned in our this Pinoy Wise trainings at saka yung takeaway siguro na i-share ko sa listeners is at ito yung naging mindset ko sa sarili ko na ako yung nagtatrabaho dito bilang isang overseas Filipino. Ako yung kumikita. So at the end of the month, pag sumweldo ako, talagang pinapasweldo ko yung sarili ko.
So, yun ang panawagan ko sa listener mo, DJ Trish. Yes. Mga kapwa ko, obvious Filipinos, kayo po ang nagtatrabaho, kayo po ang kumikita sa inyong pamilya, ay maawa naman po kayo sa inyong mga sarili. Mm-hmm. Kumbaga, treat kayo yourself po, sometimes. Yes, kayo po ay pasweldo, pagkasweldo po ninyo, pasweldohin nyo naman po ang inyong sarili. Mm-hmm. And that is your savings. That is your for savings. Mm-hmm. Ayoko na sabihin for savings, pero maawa ko kayo sa inyong mga sarili, pasweldohin nyo po ang inyong sarili bago po kayo magpadala sa Pilipinas, sa inyong mga pamilya. Mm-hmm. Kasi kayo po ang nagtatrabaho, ang init-init ngayon sa labas. Pawis-pawisan tayo sa pagtatrabaho dito sa ano, maigi kong nasa aircon. Kumukha ni DJ Tris. Lagi nasa aircon. Ay paano kayong naririyan sa labas na nadidiyan nagagawa yes. ng mga roads yes, and those structures for 2020 rito. Ay di 2022. So, paswerdohin po ninyo yung sarili. And that is your savings. Mm-hmm. At pag yan yung ginawa, makikita ninyo ang wonder. Yeah, that's a very trabaho. Good point din po. So, yes. Yun lang ang pwede kong maiwan sa kanila. At I will be encouraging them to attend later on our yes, our Pinoy Wise Family Income Management Training. Okay po. Saka, thank you very much. Mayroon lang ako idadagdag because we missed that one, okay? Itong modules namin sa Family and Income Management course. Yes. Dalawa kasi yan, may financial module. Yung pinag-usapan kasi natin kanina was really more on the financial module side, no? Pero mayroong isang importante po na it's really the family and social issues. Yes. Okay po. No? Kasi topic siguro yung attorney, yeah, no? Yeah, this is very good actually. Maganda yun. That makes the course very meaningful because yes. Actually kaya may income tayo pero we have to balance, no? Yes. Hindi naman panay lang income tayo pero yung ating social cost pamilya nagkakaroon ng problema, so yes. we have to balance it. Alright. Kaya ang mayroon kaming social issues module na we have like we define or identify yung mga problema ng pamilya ng OFs mm-hmm. plus yung mechanism on how to address these social this issues. Yeah. So isang topic po yan na pwedeng balikan. Uring balikan. At saka ang yeah. isa pa kasing maganda doon is itong Pinoy Wise namin may motto po kami dyan. Ang sinasabing you have to be wise in pamamahala yes. ng pera mo. Mm. At saka you must be wise also sa pangangalaga ng family. Ng family. Yeah. So you must be wise in managing your finances. Finance. Yes. And then you must be wise in nurturing your family, the yes. relationship to your family. So balance po 'yan. So hindi pwede yung magaling ka lang naman doon sa nurturing pero wala na makang kita. So all it right must be po. Balanced. That's okay. The very important part of our okay po. So, meron po ba kayong mga, last na po, meron na po ba kayong gustong batiin? Mga people that you wanna thank? We would like to i-greet natin yung ating yung mga members ng Pinoy Wise. Nakikinig sila ngayon, yeah, no? Nakikinig, I think, sila. Okay and po. And then, of course, we have also friends from other associations, yung mga yes. ALLC natin, no? Mm-hmm. Saka meron din tayong AFP, RFP. RFPs, yeah. Saka meron din tayong mga organizations. I-greet din namin yung mga teachers and employees of PSD. Mm-hmm. Yeah. Ayun ang mga ano po eh. Oh, yun. Yun, at tayo, of course, our relatives and friends here in Doha. Yeah, to my family and friends. I think they will be they're listening. Yeah. Saka watching sa ano sa FB okay even po. In the Philippines. Opo. So your mom. So, ay, opo, nakikinig daw po. Magandang good evening. I have a book for her. Ay. Sige. Wow. Sige po. Actually, dapat talaga bibigyan yes. ko yung members of the board. Eh, hindi na kami nag-meet physically. Na. Yes po. So face to face. Online. So, Zoom meeting na lang. Yeah. Yeah. So, sige salamat po. Po sa kanilang pakikinig sa... Hopefully, we nakapagbigay kami sa inyo ng kaunting paalaala mm. bilang kapwa overseas Filipinos. Mm. At sana po ay ito ay magsilbing daan para tayo ay lumago at saka sa ating pamimera, yung tamang pamimera natin dito habang tayo nagtatrabaho rito. Thank you very much. So, thank you po sa mga listeners and we will always encourage you to join us. No po. To join our program, our courses. Then we will also, we'd like to request also your support and be members of our Pinoy Wise to continue the advocacy. Kasi yes. ano po to volunteer lang. Yes. Voluntary lang naman ako. So mm-hmm. we have this advocacy to also share financial education to our other, the rest of the kabayans here in Doha.
Alright po. So thank you din po Attorney Daisy and Sir Ray sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayon po sa Usapang OFW at maraming salamat po. I think, well for me at pati na rin sa mga tao sa chatroom, madami daw silang natutunan ngayong araw. So maraming salamat po ulit Attorney and Sir Ray. So this has been Usapang OFW. We talked about financial management and ini-invite din nila kayo to join at mag kasi they have very informative and yung mga programs nila, mga courses, ayan, so magsisimula na daw yan soon online since we still have COVID-19. So maraming salamat po ulit Sir Ray and Attorney Daisy. So that was Usapang OFW for today and maraming salamat sa inyo mga kabayan for tuning in and it is now 6:14 on the clock at maya-maya lang si RJ Ali na ang nandito. I have to make way for her quickly dahil it's her shift already. But for now, I will be taking a quick break and I'll be back in a bit. This next track is from Matchbox 20. This is Unwell, only here on Kabayan Radio 94.3.